Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng ating panahon. Isang low pressure area ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Sa pinakahuling update ng Pag-asa, kaninang alas 7 ng umaga, namata nito sa layong 120 kilometers northeast ng Basco sa probinsya ng Batanes. Ayon naman kay Pag-asa, weather forecaster Benison Estareja, mababa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Pero asahan namang palalakasin muli nito ang southwest monsoon sa probinsya o sa western section ng northern at central Luzon, partikular sa Ilocos Region, Benguet hanggang sa May Cagayan, gayon din po sa Bataan at Zambales. Ganito rin ang mararanasang panahon sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, ay iiral ang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at paghulog. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Panahon TV. Hinimok ang mga Pilipinong nasa Singapore na mag-ingat laban sa Zika virus. Ito ay matapos kumpirmahin ng Singapore government na nasa 41 na ang locally transmitted ng Zika virus infection, kung saan mga foreign workers ang apektado ng nakamamatay na sakit. Ilan sa mga ipinapaalala sa ating mga kababayan ang paggamit ng insect repellent at pagsuot ng long sleeve shirt at long pants. Ang Zika virus ay dala ng lamok na nadiskubre na sa 58 bansa, partikular sa Brazil. Sa mga buntis na may taglay ng nasabing virus, ay posible itong magbunga ng abnormalidad sa utak at ulo ng sanggol sa nagpapatuloy na Zika outbreak sa Brazil. Umabot na sa 1,800 cases ng microcephaly ang natukoy. At isa pang pag-aaral na ginawa sa University of Texas, ang female mosquito na may Zika virus ay posibleng maisalin sa kapareho nilang lamok, kung saan mas mahirap itong makontrol. At yan ang latest. Ito ang Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Juliet Caranguian. Magandang tanghali.